Happy birthday to you. Bababa na siya. Birthday to you, mean you. Thank you. Oh, birthday niya. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi pa tapos. One more time. Happy birthday. Ng duty, ilabas muna niya ang galit niya sa kadugyutan ng mga katutubong nurse. Ito po ang role namin, mga kapatid. Every time na dadating kami, magliligtit kami ng gamit. Yan. Yan ang role namin. Mag-high blood muna. Konti. Galit na naman po si sister. Kasi kami ang tagligpit. Ganun na lang lagi ang ginagawa ng foreigner. Iligpit ang mga gamit ng mga katutubo. Bao. Di ba? Po, everyday po, may rasyon kami ng PPE na nakalabas sa sister. Tingnan mo, talagang wala na yung face shield. Tapos isa na lang na gloves. Ay, isa na lang nag-gloves buong shift. Sa bansa kaming mayaman, pero gipit na gipit kami sa PPE. Na hindi ako naka-start ng vlog. Nag-sign in lang ako, guys. Sign in. Hindi ko na-start ng maayos ang vlog. Today, mag-vlog muna po kasi nag-hi ako nang wala si Atinalds. Pahayi ko si Atinalds. Sandali lang. Hello, guys! Hello, guys. Hi! Start na ata ng trabaho namin. Ang gulo ng mesa. Anyway, ang vlog na ito, guys, is kung nanonood kayo ng vlogs ko, nabanggit ko na i-change na yung aming normal PHC into a Corona Center Swabbing Center. Corona Center Swabbing Center. Kasi magsaswab na lang kami ng mga patient. Ganun na lang yung gagawin namin. Yung mga patient na may fever, cough. So, dito sa amin pupunta. Dito sa amin directly pupunta para isaswab namin. ECG, vital signs para malaman kung positive sila bago sila i-forward sa malaking hospital. So, from normal ER kami, naging Corona Center something kami. And then, yesterday was our first day. Hindi ako naka-vlog kasi nakalimutan ko. So, this is our second day of being a Corona something nurse. I don't know. But the status is actually okay. But every day we are provided ng ganito. Hapon may kit kami na may face shield, but you should keep that face shield for 2 weeks. Spray mo lang kasi walang supply. Then meron kaming gown, gloves, mask that you should be careful kasi once per shift mo lang siya pwedeng gamitin at hindi ka na pwedeng maggamit ng iba. So today, yung pinakita natin, Alda, ang laman lang nun is isang mask, isang gown, at isang gloves. Yun lang tayo, no? Wala, hindi ko kinuha yung akin! Tara! So today, since my face shield na kahapon, spray mo lang yung face shield. So isang, for 2 weeks yun. So isang mask, may itatago natin kasi kailangan natin to. And then my name, isang gloves. Lo! Ba't isang gloves lang? Isang rug, isang gown, tapos sa loob meron siyang pang-cover ng paa. Head cover. Head cover pa, di ba? Bago ang head cover. Merong nakaitit sa loob eh. May head cover ata. So, daily, meron tayong bago, pero yung face mask, 2 weeks yon. But, buti na lang. Hindi ko alam nung gagawin ko sabihin ko. Anyways, we will start our vlog for today. Pero bago ang lahat, linisan muna natin ang kalat nila. Ganun lang ang buhay. Yeah. Ang bayan kong Pilipinas. This is still ay maglinis lang. Linis din. Batas. Since na-pull out na yung mga ibang gamot, dito tayo sa stock room. At kuha tayo ng mga gamot na kailangan natin if ever magkasakit tayo. Kasi wala na kaming gamot, guys. Gusto ko ng paracetamol. Wait lang. Wala na pong gamot ang aming pharmacy. Hindi na ako makadekwat para sa... Gusto ko ng paracetamol. Wala na. Kailangan ko ng paracetamol.
Wala na rin yung pang-asma lahat. Ano ba yan? Na-pull out na lahat. Lang ipo-pull out. Kukuha lang tayo ng mga essential needs natin sa bahay, guys. Para. Wala na. Baka i-pull out talaga ni lahat. Nila lahat. What if magkasakit tayo ng konti? Wala tayong gamit sa bahay. Wala nang ano. Wala nang emergency stuff. So, we have to be ready kasi katawan din naman to. Minsan nag-give up din. So, what else do we need? What else do we need? Time check! 1 a.m. na! Fresh ka pa ba? Wala. Fresh na fresh. Nag-fresh na fresh, sister. Fresh na fresh. It's breakfast time! Hey, I'm so hungry. Yeah. So far, wala pa naman kaming patient. Buti na lang, ayaw din namin ang patient, guys. Kasi parang hindi tayo ma-expose sa mga bagay-bagay na ganyan. Ba yan? Kainis. Sabi naman ng doktor namin, kung hindi naman marami ng pasyente, huwag na kayong pumunta doon. Kasi guys, napakita ko, yes, doon sa vlog ko na tinur ko kayo, yung doon na side na yon, ilagay ko yung link sa baba. Yung doon na side na yon, doon lang talaga dumadaan yung mga suspected or yung mga patient. Bali, nandito kami sa side na parang clean side, o diba? Diba? Bongga man yan. Parang sterile side. So, dito, mag-outfit ka nung normal mo lang na outfit. Pero pag nandoon ka, suot ka nung damit mo talaga. So, yun na. So far, wala pa naman. Kaya dito lang tayo. Bakit tayo magpunta doon, di ba? Bakit tayo mag-outfit kung wala man gawin? So, kain-kain lang, chill-chill lang hanggang di natin alam anong oras. At saka kasi curfew pa rin as of this time. Today is June 15. So, curfew pa rin. Kaya wala pa masyadong pupunta. Sino ba naman ang abnormal na tao na pupunta ng ganitong time para magpa-swab? Well, actually, sila yon. Ganun sila na klase ng tao. Pero curfew pa naman, kaya hindi pa kami busy. Pero I'm pretty sure pagtapos ng curfew, talagang pupunta sila ng ganitong oras para lang magpa-swab. Ganun. Ganun ang mga tao ng Saudi Arabia. Napaka-unique. Unique human being. Ano ay? Ang schedule namin for this kind of itong clinic namin na ito na corona ano na is ang ginawa nilang schedule for us is 7 days duty straight and 7 days off. So this is our first week. So this is our second day. And then after 7 days, we will have our 7 days off. So I think it's better that way para ma-contain yung mga, I don't know. Because they are doing that in different places. Like sa hospitals, they are doing 14 days straight and 14 days off para at the same time naka-quarantine ka. Kasi they don't have enough manpower. But anyways, I think it's fine. So sa Thursday, siguro magsaswab din kami kasi gusto ko din naman na to make sure if I am still corona-free or not. But I hope I am. Because I don't know, it's maybe psychological. Minsan kasi may nararamdaman ako, pero siguro psychological lang kasi syempre natatakot ka. But so far naman, hindi naman ako na-expose sa mga corona patients kasi wala, ewan ko. We will never know. Kasi dito guys, usually ang daming asymptomatic na mga patient, which means wala silang fever, wala silang cough, everything and all, they are actually okay, pero may coronavirus sila. So yun yung mga nakakatakot kasi hindi mo alam na may sakit ka pala, isa ka palang carrier, so maraming ganun dito. Kaya we don't know, like kaya talaga nakamask dito lahat ng tao or else you will pay 1,000 riyals when you go out without mask. Like kahit sa labas, you will pay. There's a fine here, which is good kasi this is the new normal na. Because really, we don't know sino ang mga tao na may corona. So we just have to keep safe. And you know, make your body strong by eating a lot of vitamin C. Just wash your hands. Be precautious. Yeah, precautionary measures you should do. Last patient pa si Atenaldz. Spray ko siya. Pakita ko sa inyo yung pangraro. Pangraro namin pang malakasan. Anong tunog ng kalabaw? Ay, mas maganda to. Fine. Pikit ka, pikit. Paa. Yung paa, importante. Okay na. Mas maganda to. Fine. Grabe ka harsh yung sa labas. Si Dr. Yaki sana. It's 8:15. Fresh ka pa ba? Nakunot lang yung uniform namin guys sa iba-ibang posisyon. Anyway, hindi naman ito ganito lang ng 1 week guys. Baka next week mag-start na kasi nga yung curfew like... Hindi ako makahinga. Yung curfew is hanggang June 20. And ano namin naman mga taong gabi. So baka... Okay na. Ayos si Faruk. Ayos si Faruk. I-zoom natin siya. Ayan na. Look. Grabe si Faruk. Ayos ka dyan, boy, ah. Kain-kain ka pa dyan ng tinapay, boy, ah. Ayos, ah. Igid din siya sa ano. Yeah, sarap ng kain ni Faruk. Nice.
Wow, may supply kami from the Ministry of Health. 8:30 na. Billionaire ka na ba? So dadan mo na kami sa Bacala, sa aming Filipino store kasi bibili kami ng makimang. Yan. Bibili ako ng ano, grabe. 2 times ako kumain ngayong araw, so gutom pa rin ako. Pero hindi ako kakain. Kailangan kong mag-control. Gusto ko mag-diet ako this week, hindi ako mag-carbs. Yan! Parang masaya na ako masyado. Alam niyo ba guys, sobrang kain ko, diarrhea ako. Sobra yung kain ko. 4 beses ako kumain ng ilang oras lang. Nag-diarrhea talaga ako. Hindi joke, no joke. Well, hindi yung corona. Katakawan yun, sure ako. Nag-diarrhea ako. 8 times ako nagpupo. Hindi ka picture yung medical fluids ka? Hindi. Hindi ako proud doon kasi alam ko sa katakawan ko yun. Hindi. Talaga. So, punta tayo dito. Bibili tayo ng empanada. Ay, wow! Special cassava. Bakit ka special? Itubo ko pa eh. Gusto ko na naman bilihin lahat. Mag-diarrhea na naman ako itubo. Wow, may cupcake pa. May biko pa. Meron pang puto. May ube Spanish roll. Masarap lagi. May siupaw pa. Ito naman gusto ko sana. Bakit lahat man nakita ko? June 18. Kailan ba yun? Wala. Eh, nataranta ako. Tingnan mo, ang daming bago. May kasaba, may bukupay, may biku. Huwag ka lang naman mag-ano dyan, biku. Diarrhea na naman. Matai-tai na naman ako. Ang dami. Tingnan mo. Taranta na naman ako. Sandali. Control. Kakasabi ko lang hindi ako mag-carbs this week. Sabi ko. Tingnan mo. Yep. Nakapag-decide akong ito lang sa akin. Pero anong date ngayon? Check. Kaya to? Kung kainin ko mamaya. Okay guys, so nataranta na naman ako. Nabi na naman ako binili. Pero hindi na ako mag-diarrhea, sure not. Guys, kaka-kit lang namin. And sa kabila ng lahat ng katarantahan ko, ito yung nabili ko. Bumili kami ng special bibingka. Special cassava. Ito ba ako namin ito mamaya? Ube. Spanish roll. Ito. Empanada. At saka, ito kaya tinalga to kasi rice. Special biko. Mayroon pang kutsinta pala din guys. Pero hindi siya gusto ng katawang lupa ko. Yan na guys. Ika-close na. Dito tayo mag-close ng vlog kasi may tao dun sa kabila. Marama. Kamarinig niya kung hindi siya magkatulog ng maayos. Yun na guys, i-close na natin ang vlog natin. Yun na yung ganap. This day is our second day. And I'm pretty sure na mabibisi kami the next weeks kasi alam na nila na meron ng mga swabbing center. And syempre lahat ng tao gusto talaga magpa-swab just to make sure na okay ba sila o hindi. But update, during our first day, the evening shift, halos 80% ng na-swab nila ng evening shift are positive corona patients. Bago kami mag-off, magsaswab, siguro kami ni Atinald so para meron lang kaming peace of mind and we're still okay, we're still doing well. Actually guys, alam nyo, minsan napaparanoid kami. For example, meron lang akong headache or si Atinald na magka-headache. Naisip namin, oh my God, corona na ba to? No, not us, corona, please. Oh, I will drink my vitamin C and then I will eat orange now after this vlog. So yun na guys, thank you very much for watching this vlog. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to the channel. And like this video. Huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell guys para ma-notify kayo in my every uploads. I do upload like every 3 days. I want to be consistent kasi gusto kong bigyan kayo ng more content. And also, thank you so much sa mga nagko-comments. I really, really appreciate those people. Yun na guys. Thank you very much for watching. God bless you all and keep safe all the time. Okay? Bye! Masalama!